Nagumpisa nga itong chapter 1032 sa scene kung saan nakita natin si Marco na naka-Phoenix form na. Kasama nga niya dito itong si Izu. Sinabi nga ni Izu na may narinig daw siyang report patungkol sa halimaw na apoy na nagwawala sa third floor. Kaya naman sinabihan nga ni Izu itong si Marco na puntahan daw nila itong halimaw na to. At obviously, itong dalawa na to ang pipigil sa halimaw na ginawa ni Kanjuro. Bali nakita nga rin natin yung mga tauhan ni Kaido na sinusubukang makalabas ng kastilyo since nasusunog na nga itong lugar na to. Pero hindi nga sila hinahayaan ng mga samurai na makalabas at mukhang itatrap nga nila dito itong mga tauhan ni Kaido. Sa sumunod na panel naman, napunta na nga tayo sa scene sa basement. Dito nga hinahabol ni Apu itong si Yamato. Si X-Drake naman nakita nating hinahabol naman itong si Apu. At sa hindi nga kalayuan nakita natin itong si Fuga. Kung saan mukhang namumukaan niya nga itong si Yamato. Hanggang sa nung nakita nga ni Yamato itong si Fuga, sinabi nga niya na matagal-tagal na daw magmula nung huli niyang makita itong si Fuga. Pero nagmamadali nga daw siya kaya hindi sila pwedeng mag-usap sa ngayon. Bali sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon nga ng isang malaking butas sa gitna itong kastilyo ni Kaido. Dahil sa kagagawan ng apoy na halimaw na ginawa ni Kanjuro. Kaya naman dahil nga sa butas na to, nakita nating biglang nahulog mula sa second floor itong sila Brook at Robin. Nahulog nga sila direkta sa ulo ni Fuga. At dahil sa alam naman natin na sa last chapter hinahabol ng CP0 itong si Robin, since kailangan nga nilang kidnapin itong si Robin, dito nga nung mahulog itong sila Robin at Brook, nakita nating sinundan pa rin sila ng mga CP0. At nung makita nga ni Yamato itong apoy na halimaw na patuloy sa pagbaba sa kastilyo, bigla siyang nag-alala. Since yung mga explosives nga malapit ng matamaan itong apoy na halimaw. Bali ito nga yung diagram kung saan papunta itong apoy na halimaw at kung nasaan yung mga explosives. Anyway, nung makita nga ni Apu itong CP0, bigla niya itong pinicturan. At sinabing ibebenta nga daw niya itong mga picture na to kay Big News Morgan. Ang sinabi nga lang ng isa sa mga CP0, masyado daw madaldal itong si Apu. Sabay umatake na nga ito ng finger pistol kay Apu. Kitang-kita nga natin base sa itsura ni Apu na talagang napuruhan siya sa atake ng CP0. Hanggang sa nung makita na nga ng CP0 si X-Drake, sinabi nila na akala daw ba ni X-Drake hindi nila alam yung totoong identity niya. At dito bigla na nga rin niyang inatake si X-Drake ng finger pistol. Pero bago nga tumama kay X-Drake itong atake ng CP0, bigla tong nadepensahan ni Apu. Bali nagulat nga itong si X-Drake dahil buhay pa rin itong si Apu pagtapos ng ataking ginawa sa kanya ng CP0. Sinabi nga lang ni Apu na gumamit daw siya ng armament haki kaya hindi siya gaanong nasaktan sa finger pistol. At dito nagkasundo na nga sila Apu at X-Drake na magsanibwersa para talunin itong CP0. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa scene kung saan naglalaban itong sila Zoro at King. Dito nga nakita nating naka-beast form na itong si King. At kasabay nga ng paglipad niya nakita nating hinila niya yung sarili niyang palong. At bigla nga niya tong binitawan. Ang naging resulta nga neto parang tirador niyang inatake si Zoro. Bali nakailag naman si Zoro sa atake neto ni King. Pero bigla nga kaagad sinundan ni King ng atake si Zoro gamit yung tempura udon. Kung saan naglabas nga itong si King ng parang beam. At dito naiinis na nga itong si Zoro. At sinabing kung gusto daw lumaban ni King ng seryoso, bumaba daw dapat siya. Sinabi naman ni King na nung unang panahon nga daw, ganito talaga manghunting ang mga Toranodon. At habang nagsasalita nga si King, umatake naman si Zoro ng 360-pound cannon. Pero mabilis nga lang tong nailagan ni King. Hanggang sa nag-counter-attack na nga ulit itong si King gamit yung mga laser beam niya. At dito naisip nga ni Zoro na kapag nagpatuloy pa daw yung ganitong sitwasyon niya, panigurado daw na mauubusan siya ng lakas at hindi siya mananalo kay King. Sa sumunod na panel naman tinanong nga ni Zoro kung yung apoy daw ba sa likuran ni King kabilang sa Devil Fruit powers niya.
Sinabi nga lang ni King na iba daw ito hanggang sa pinilit na nga ni Zoro na pababain itong si King at umatake ng Black Rope Dragon Twister. Similar nga itong atake na to sa ginawa ni Zoro kay Kaido during chapter 1003. Bali tumama naman kay King yung atake na to ni Zoro pero nasa lagna lang to ni King gamit yung mga pakpak niya. At dito ay nagtataka ngang tinanong ni Zoro si King kung yung pinapakita daw ba ni King ay kaparehas sa pagiging durable ng mga dragon at dinosaurs. Sinabi nga lang ni King na oo, pero masigit pa daw doon. At dito ay bigla na ngang sumugod si King gamit yung espada niya. Kasabay nga nito ay yung pagtatransform niya pabalik sa base form niya. Bali habang naglalaban nga sila Zoro at King gamit yung espada, eh biglang napaisip itong si Zoro. Naguguluhan nga siya sa mga ipinapakitang kakayanan netong si King. Nalilito nga siya kung ano nga ba talagang lahi netong si King. At habang nag-iisip nga itong si Zoro, eh bigla siyang tinamaan ng atake ni King. At dito eh tumalsik nga si Zoro. Bali kitang kita nga natin na pagod na itong si Zoro. Pero sa sumunod na panel nga eh nagulat itong si Zoro. Dahil bigla na lang na hinihigop ng Enma yung buong haki niya. Kasabay nga ng paghigop ng Enma sa haki ni Zoro, eh naririnig niya yung pagtugtog ng Shamisen. At speaking of Shamisen, eh sa sumunod na panel nga eh pinakita si Orochi kung saan eh naririnig nga niya sa isang kwarto yung nagpapatugtog ng Shamisen. At dahil sa curiosity, eh pinuntahan nga ito ni Orochi. Bali laking gulat nga ni Orochi na yung naririnig niyang nagpapatugtog ng Shamisen, eh si Kozuki Hiyuri pala. At dito eh maluhaluhangang sinabi ni Orochi na walang araw nga daw ang hindi niya pinangarap na makasama itong si Hiyuri. At hinding-hindi nga daw niya to makakalimutan. Sinabi nga lang ni Hiyori na parehas daw sila ng iniisip ni Orochi. At ngayon nga daw eh hinding-hindi na siya aalis sa tabi ni Orochi. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1032. Bali ngayon eh i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre yung patungkol kay Yamato at kay Fuga. Nakilala nga ni Fuga itong si Yamato. Same as Yamato eh kilala nga rin niya itong si Fuga. Meaning eh magkasama na itong dalawa na to noon pa lang. Ang tingin ko nga kay Fuga eh kalahi niya itong si Hayotaurus. Kung hindi nyo siya maalala guys eh siya nga yung nakita natin during Punk Hazard Arc. Sa tingin ko nga eh ganito dati si Fuga at nasa Punk Hazard din siya. Pero nung ginawa na nga siyang numbers eh dito na siya napunta sa Wano at kinuha ni Kaido. Ang isa pa nga nating ebidensya dito eh yung suot ng isa sa mga numbers na ipinakita sa atin during chapter 989. Ganito nga yung damit niya na very similar sa suot ni Hayotaurus. Bali hindi pa rin nadedebunk yung theory natin na yung dalawa sa mga miyembro ng tatlong numbers na nakita natin sa mga last chapters ang kasama noon ni Yamato na mga samurai. At yung hinihintay nga nating number 6, which is siya na nga lang yung hindi pa natin nakikitang miyembro ng mga numbers, eh si Kozuki Ushimaru pala. Tingin ko eh mas titibay itong theory natin once na makita na natin itong huling number na to. At once na makita natin siya na isa lang yung mata niya, eh paniguradong siya nga si Shimotsuki Ushimaru na ginawa lang number. Anyway, sa part naman ng CP0, eh nakita nga nating hinahabol ng CP0 itong sila Robin. At dahil nga dito, eh napadpad itong sila Robin at Brook sa basement. Kung matatandaan nyo guys ha, during chapter 992 nga, eh may nakitang poniglip itong si Trafalgar Law sa basement. At ngayon ngang nasa basement na itong si Nico Robin, eh malaki ang posibilidad na makikita rin ni Robin yung poniglip na to. Tingin ko eh isa tong Rio poniglip. Maybe itong poniglip na nasa basement, eh possible na ang nilalamang impormasyon neto eh yung patungkol sa lokasyon ng ancient weapon. Maybe yung Uranus or yung Pluton. Dahil hindi naman siguro ilalagay ni Oda to sa basement at papapuntahin si Nico Robin kung walang kwentang poniglip lang to, diba? Anyway, sa part naman ng matchup ng CP0 at nila Apu at X-Drake, eh paniguradong bakbakan ang makikita natin dito. Nalaman nga natin sa chapter na to na capable rin itong mga CP0 sa Rokushiki techniques. Yes, alam kong expected na to sa mga Cyberpole agents. Pero nakita naman natin sa mga nagdaang chapters kung gaano rin nahirapan itong si Jinbei kay Husu nung ginamit sa kanya yung mga Rokushiki techniques na to. Though nanalo nga si Jinbei kay Husu, eh I doubt na ganun din kadali matatalo na itong sila X-Drake at Apu yung mga CP0. Since sabihin na nating di hamak naman na mas malakas itong
tong si Jinbei kaysa sa dalawang to, di ba? At isa pa eh, hindi pa nga rin natin alam kung may Devil Fruit powers ba itong mga CP0 na to. Ang prediction ko nga sa mangyayaring laban na to eh hindi to matatapos. Tingin ko eh at some point eh hindi matutuloy itong laban na to. Bakit? Dahil matagal na ngang binibuild up ni Oda itong mga nakamaskarang CP0 na sila possibly ang pinakamalakas na produkto ng Cyberpol agents. At kung matalo man sila nila X-Drake at Apu, eh di ba parang hindi satisfying? At kung sila X-Drake at Apu naman ang matatalo, eh napaka-negative neto sa part ni X-Drake. Since siya nga lang ang connection dito ng mga Marines sa Wano. Kaya sa tingin ko eh at some point sa mangyayaring bakbakan ng dalawang grupo na to, eh hindi to matutuloy. Dahil ang main purpose naman talaga ng CP0, eh ang makidnap itong si Nico Robin. Anyway, sa part naman ng naging paglalaban nila King at Zoro, eh no doubt na talagang malakas itong si King. Sa chapter nga na to, pinatunayan sa atin ni Oda na karapat dapat talaga itong si King na maging First Division Commander ni Kaido. Since pinapamukha nga sa atin ni Oda sa chapter na to na strength wise, durability wise, at even sa swordsmanship, eh talagang mas malakas itong si King kay Zoro. Pero may napansin lang ako guys, meron ngang gustong ipahiwatig sa atin si Oda sa chapter na to. At ito nga yung patungkol sa pagiging Lunarian ni King. Nakita nga nating tinanong ni Zoro itong si King. Kung yung durability daw ba na taglay ni King eh similar lang sa mga dragons at dinosaurs ng Beast Pirates. Sinabi nga ni King na oo, pero mas higit pa daw doon at mas special nga daw si King kesa sa mga kasamahan niya sa Beast Pirates. Eh diba expected na nating durable talaga itong si King since ancient devil fruit nga yung nakain niya. Pero kung maaalala nyo guys ha, yung exoskeletons nga na nangyayari ngayon kay Sanji eh ginawa rin siya netong patigasin at pataasin ang durability niya. Tingin ko eh konektado itong exoskeletons kay King. Yes, nasabi na nga ni Queen na baka may dugong Lunarian daw itong si Sanji dahil sa apoy na taglay niya. Pero hindi nga nabanggit ni Queen kung paano naging konektado itong exoskeletons kay King. Possible kaya na itong Lunarian na to ay related sa nakita ni Enel sa buwan? Nakita nga natin dito yung imahe ng isang taong may pakpak na parang minumodify niya yung isang tao na may pakpak din. Possible kaya na hindi nila lang itong mga Lunarian bagkos ay mga cyborg? Possible kaya na yung lahing Lunarian ay mga modified human? At ito yung naging inspirasyon ni Vince Smoke Judge para gumawa ng sarili niyang modified human? Anyway, nakita nga rin natin sa chapter na to yung naging reaksyon ng Enma nung tumugtog yung Shamisen. Alam ko ito yung gumugulo sa mga isipan nyo. Bakit nga ba nag-react itong Enma nung tumugtog si Hiyuri ng Shamisen? Bale, ang magiging reference ko nga dito ay yung sinabi ni Kawamatsu during sa time na nasa Ringo sila ni Zoro. Sinabi nga ni Kawamatsu na yung swordsman nga daw na gumamit sa espada eh naiiwan dito yung mga espiritu nila. Meaning eh yung espiritu ni Kozuki Oden na siyang unang gumamit ng Enma eh possible na nandito sa loob ng Enma. Nilinaw rin naman to ni Kaido during chapter 1002. Sinabi nga ni Kaido nung time na ginamit sa kanya ni Zoro itong Enma na nararamdaman daw niya yung presensya ni Kozuki Oden. Kaya maaari nating sabihin na itong pagtugtog ni Hiyori ng Shamisen ang nagsilbing trigger para sa Enma na mas lumakas pa. Kaya naman hinigop bigla ng Enma itong haki ni Zoro eh dahil sa nararamdaman ng Enma yung presensya ni Kozuki Hiyori. At isa lang ang ibig sabihin neto. Meaning eh hindi pa talaga napapaamo ng tuluyan ni Zoro itong Enma. At once na makontrol na talaga ni Zoro ng tuluyan itong Enma, eh paniguradong mas may laban na siya kay King. Bali sa part naman ng scene kung saan inakita natin itong si Hiyuri, eh nagulat nga itong si Orochi nung makita niya itong si Hiyuri. Since ngayon na nga lang niya ulit nakita itong si Hiyuri simula nung inakala niyang patay na to. So gaya nga ng nabanggit ko sa last spoiler video natin, eh sa tingin ko nga eh hindi nag-iisa itong si Hiyuri. Sa tingin ko nga eh kasama niya dito si Denjiro. Since during chapter 1004 pa nga natin huling nakita itong si Denjiro. At dito rin natin nakita yung silhouette ni Hiyuri. Sa tingin ko nga eh yung papatay kay Orochi eh si Hiyuri at yung espadang Amino Habikiri mismo. Dahil isipin nyo guys ha, itong sila Denjiro at Hiyuri nga eh magkasama simula nung 13 years old pa lang itong si Hiyuri. Meaning eh 13 years na silang magkasama. At ang goal nga nilang dalawa eh ang mapatay itong si
Orochi. Binigyan nga rin ng pangalan ni Denjiro itong si Hiyuri bilang Komurasaki. At during nga sa chapter na to, nung time na makita ni Orochi itong si Hiyuri, Komurasaki kagad yung una niyang binanggit na pangalan. Sa tingin ko foreshadowing to na itong si Hiyuri mismo at si Denjiro ang magsasanib puwersa para mapatay itong si Orochi. At yung 13 years na pinagdaanan at pinagplanuhan nilang dalawa ang magiging fuel para matupad itong ninanais nilang mapatay si Orochi. Not to mention na yung number 13 nga rin very related sa Enma. Since kung magawa nga ni Zoro na maging Black Blade itong Enma, magiging ika-13 na Supreme Grade Sword itong Enma. Plus may theory na nga rin tayo patungkol dito. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin. So kung sakaling nagustuhan mo itong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!